Arnar. Ngayon ay natapos ko na yung jig na kapag gawa na rin ako ng isang sample. So ngayong araw na to, ang bala ko ay mas production na lang. Puro ganun ang gagawin ko. Bali, 16 pieces ito na mga table. Computer table lang ito. Ipapatong lang dito yung mga computer. Okay, so tignan nyo kung paano ko ginagawa at kung gaano kadali maggawa ng merong tinatawag na hulmahan or jig. Nasa likuran ko yung jig. Ayun ang pinaka-jig ko. Yung itsurang yan, makakabuo yan ng isang computer table. Ulitin ko, sa paggawa ng jig, hindi kinakailangan na maganda ang itsura ng jig. Basta't na nandoon yung tamang sukat, yun yung tamang taas, haba, at saka yung lapad. Basta't nakuha na ninyo, na-fix na ninyo, pwede nang gawing jig yun. Maski hindi ganong maganda yung itsura. Basta't ang importante, eksakto sa sukat, eksakto sa lahat ng anggulo, eskwalado lahat. Bali, nakapag-produce na ako ng isang output neto, wala namang problema, lahat ay okay naman lahat. So ngayong araw na to, mag-assemble uli ako. Mass production na ito, dire-diretso na ito, maghapon ko na itong bibirahin. Siguro matatapos ko to ngayong araw na to. Okay, tignan nyo kung paano ko to ginagawa para magkaroon kayo ng idea. Maski mag-isa lang kayong gumagawa, makakaya nyo maski wala kayong katulong. Basta't alam nyo yung proseso ng paggagawa. At habang nagagawa, ingatan nyo rin ang sarili nyo. Gaya ng dito sa akin, ako lang mag-isa. May rule nga na kapag ka nagtatrabaho sa welding, dapat may laging lookout kasi nga kuryente ang tinatrabaho natin dito. Pero kung alam nyo naman yung mga safety measures, hindi nyo na kinakalakan ng mga lookout. Basta alam nyo yung ginagawa nyo, alam nyo yung kung anong mga pros and cons ng bawat galaw ninyo, siguraduhin nyo na tama yung mga kilos nyo at laging safety ang uunahin ninyo. Dito sa trabaho ko, alam ko naman na mahabdi sa mukha ito. Kaya lang, hindi na ako masyadong nag... Hindi ako palagi naglalagay ng face shield. Kasi nga minsan sa gabal, lalo na pag nag-assemble, hindi mo makikita kapag naka-face shield ka talaga. Maski pa yan ay automatic. So, paminsan-minsan talagang wala akong face shield. Kaya kung mapapansin nyo, yung mukha ko, ayan, luto na naman. Para na naman ako nag-astringent. Okay, so sana may matutunan kayo at maraming salamat niya pala sa mga bagong subscribers at saka sa mga darating pa na mga subscribers. Siya nga pala, pasensya na kayo kung ang aking video ay medyo putol-putol kasi gusto ko walang hanggat maaari walang maminis. At saka request na rin ng iba, kapag maliit lang ang data, hindi nila napapanood yung aking video. Kaya mini-minimize ko para lahat ay makapanood. By the way, by chapter naman ito, pwede nyo abangan. Araw-araw akong nag-upload ng aking video para masubaybayan ninyo. Mamili na lang kayo kung anong part ang gusto nyong panoorin, kung gusto nyong lahatin. Sunod-sunod naman yon. Saka ito ay para sa inyo, lalo na sa mga estudyante ko. Sana may mapulot kayong idea sa paggagawa ng mga project sa welding. So, ang aming curriculum nga pala ay magbabago na ng design. Hindi na totally NC1 ang aming concentration. Magagawa na rin kami ng mga tinatawag na fabrication. Kasama na rito yung mga paggawa ng grills, paggawa ng mga bintana, paggawa ng mga gate, paggawa ng kuna-unang project. Kaya nga nagagawa ko ng mga iba't ibang sample na pwedeng gawin ng mga estudyante.
mga nauna kong mga in-upload. So pwedeng gayahin ng mga bata yon. At kung meron silang sariling design, mas maganda para makabuo sila ng isang project. Kasi ang NC1, yan ay plate welder lang. Ibig sabihin, pang plate lang ang wini-welding ng mga yun. 1/4 pataas ang kapal ng plate. Bawal pa ang tubo. Ang NC2, kasama ng tubo. Plate. Okay. For the meantime, okay, hindi na muna ako magle-lecture. Magagawa na muna ako. Sana samahan niyo ako habang ginagawa ko ito. So, thank you ulit sa mga subscribers. Okay, simulan ko na ito. Pasensya nga pala kayo kung medyo maubong kasi sobra init dito sa lugar ko. Masyado naman maingay yung ano, yung industrial fan, kaya minsan maubong. Kung hindi ko naman bubuksan, manlilimahit ako rito, sandali lang maliligo agad ako sa pawis. So kaya minsan ang aking video ay medyo may maubong na sound kayong maririnig. Pagpasensya ninyo at yun na. Okay, so sisimulan ko na to. Ipo-position ko muna lahat ng mga parts. Okay, so sa pag-position ng mga parts, ang ginagamit kong ampere, bali 178 o 180. So yan ang aking ampere kapag nag-assemble ako. Pagka nag-spot weld ako, marami na rin ako nagawa, nadaanan natin. Para mabilis ang pagtunaw ng materials. Then after ng pag-assemble, saka ko na binababaan. Nilalagay ko sa mga, dito gamay ko ng welding machine ko, nilalagay ko lang sa 135 ampere. Okay na yung performance nun. Makakagawa na ako ng maayos. So, sisimulan ko na. Ito ang unang ikakamit ko ay ano lang ito, temporary bar lang ito. Para lang hindi bumagsak yung lamesa, yung tabletop. Kasi pagka wala kayong katulong, mahihirapan kayong magkasa. Kapag ang ilalagay ninyo ay tabletop na, mahihirapan kayong mag-align. So ang purpose na ito, pang-salo lang sa tabletop. Mamaya makikita nyo kung anong purpose na ito. Bali, dalawang piraso ito, kabilang ang dulo. Okay, nakapos.
position na yung ating pangsalo sa tabletop. Ipapatong ko naman ngayon ang pinaka-tabletop. Naka-ready na, nandito naka-sandal. Yan ang purpose niyan, para temporary yung nakasalo siya, yung ating temporary bar. Kung wala yan, babagsak yan, mahihirapan kayong mag-align na mag-align. So ipoposition ko muna siya, yung tabletop. Okay, so nakaposisyon na ang ating tabletop. Yan. I-spot na lang siya rito. Then, saka tatanggalin itong pinaka-temporary support. Maka-align na rin siya ron. Ganun din yung dalawang sulok. Maka-align na rin. Ganun din yung isa. So, i-spot ko na lang lahat yan. Hindi muna akong papago ng ampere, 178 ampere pa rin yung gagamitin ko. Okay, so panoorin nyo ulit ako. Spot print lang muna ang gagamitin. Pwede na rin pwede nang tanggalin yung temporary bar kapag may spot na yung isa. Hindi na naman malalaglag yan. Then yung dalawang brace sa ilalim ang ilalagay ko. Ipapatong mo lang ito kasi naka-ready na naman yung position na paglalagay na ito. Hindi lang mahirap ang mag-alay-alay ng ipan na ito. Thank you.
Then ang sense naman, yung pinaka-brace sa ilalim, yung pa-horizontal brace sa ilalim. So ito, medyo mahaba pa ng konti, kaya babawasan ko pa ito ng 1/2 inch. So, kaya sinadya ko talaga lang habaan ng konti kasi para gusto ko exacto talaga. Kaya babawasan ko pa ito. Okay, so ipoposition ko na to. Naglagay na rin ako ng temporary na pangsalo dun sa aking jig para hindi siya babagsak. Yan, nakita nyo, hindi na bumagsak. Ang problema na lang dyan, susukatin lang yung pinakasentro. Nag-prefer na ako ng reference para ito na lang gagamitin kong panukat para makuha ko yung sentro ng horizontal na brace. Kasi kung metro, hindi matagal. Ito, welding rod na lang ginamit ko. Nilagyan ko lang ng marka doon. So, yun lang mamarkahan ko kabilaan. Okay, so namarkahan ko na yung horizontal brace sa ilalim. I-spot weld ko naman ngayon yung kanyang pinaka-brace. Okay, so lahat ng parts na ikabit na. Naka-spot weld na lahat. Yung ating tabletop, naka-spot weld na sa pinakapaa. Yung pinaka-horizontal brace, naka-spot weld na rin. So naka-ready na ito para i-pull weld. Sa pagpo-pull weld, gaya na sabi ko, nilalagay ko lang sa
135 ampere ang aking setting. So ilalagay ko to sa 135. So ayan na. Pwede na ako mag-pull wheel niya yun. So ngayon ay puro pull wheel na ako.
okay, fully welded na yan. Pwede nang baklasin sa kinalalagyan niya o sa kanyang jig. So, more or less 6 to 7 minutes ang welding operation para makabuo ng isang table. So, babaklasin ko na para nakikita nyo yung output. So, yung kaperasong jig na yan, hindi nyo akalain, isang lamesa pala ang kalalagyan niya. So, tatanggalin ko na yung output. So, ito na ang isang lamesa. Yari na ang isang lamesa. So, napakabilis lang i-assemble kapag merong jig. So, for the meantime, itatabi ko muna ito doon. Nandun na. So, naka-ready na naman ako para mag-assemble ulit.